Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong tutugunan ang kadalasan pong itinatanong sa atin ng ating mga subscribers at mga viewers. Magkano daw po ba ang isang regular na sahod ng isang construction worker? Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, meron po muna tayong trivia. Saan ba nanggaling ang salitang salary o sahod sa Tagalog? So, atin pong pag-uusapan ngayon, ang root word na salary ay nanggaling from the Latin word salarium, which means salary and has the root word sal or salt. In ancient Rome, it is specifically mean the amount of money allotted to a Roman soldiers to buy salt, which has an expensive but essential commodity. Meron lang po akong ibabahagi sa inyo, mga kapatid. Kung kayo man po ay nagpapagawa, no? Kapag kayo po ay nagkaroon ng isang tao na pwedeng maging karpintero, pwedeng maging mason, pwedeng maging tubero, pwedeng maging electrician, pwedeng maging latero, pwedeng pong maging pintor. Yan po ang tinatawag sa tinatawag, mga kapatid, na para kayong naka-jackpot. Alam niyo po kung bakit once na po na yung ganyang mga tao ang inyo pong na-hire, no? Ay makakales po kayo ng budget, makakales po kayo ng labor cost kasi hindi na po kayo maghahanap ng karpintero, hindi na po kayo maghahanap ng pintor, hindi na kayo maghahanap ng mason, no? Sa madalit sabi, ang inyo pong nakita ay all around. So dapat po yung mga ganyang klase ng manggagawa, no? I-expect na rin po natin yan na medyo mataas po talaga ang rate niyan, lalong-lalo na po kapag ang inyo pong nakuwang tao ay mahusay magbasa ng plano. So pag ganyan po na klase ng magagawa ang inyo pong nakuha, no, yan po ang sinasabi na malaking bagay po ang maitutulong niyan sa inyong project, no. Lagi niyo pong iisipin kasi yung mga ganyang klase ng skills na inyo pong makukuha, no, yan na po ay pang foreman. So pag ganyang tao po ang inyong nakuha, sa madalit sabi, pwede nyo na po sa kanyang iasa ang trabaho. Mababawasan po kayo ng alalahanin, mababawasan po kayo ng trabaho kasi hindi nyo na po kailangan i-supervise kasi siya na mismo ang tatayong foreman. Pwede po siyang tumayong foreman doon, no? At malaking bagay din po na makakatulong din po siya kay engineer sa mga gawain kasi yan ang sinasabi, yung manggagawa na nakuha mo ay multitasking. So malaking bagay po yun. At paalala lang din po sa mga kapatid natin na nagsisimula pa lang po sa pagkukonstruksyon, no, pag-aralan po natin ang trabahong konstruksyon, no, huwag po nating hayaan na habang buhay lang tayo na helper, huwag nating pabayaan na habang buhay lang tayo maging isang karpintero, no. Pag-aralan din po natin yung mga iba't ibang mga bagay, yung iba't ibang mga trabaho sa konstruksyon. Kung atin pong pagbabasihan, mga kapatid, ang ating daily minimum wage dito po ngayon sa ating lugar ay umabot po ng 537. Pero pagdating po sa sahod ng isang construction worker, ay magkakaroon po to ng pagkakaiba. So, base po sa aming experience, base po sa aming mga project, ang salary po na aming ibinibigay o ang sweldo po na aming ibinibigay sa ating kapwa po manggagawa, unang-una po ay ang ating mga laborers o ang ating mga helper. Mostly po, ang kanilang sahod po ay nasa 500 to 550 per day, no, sa ating mga skilled workers. So sino po ba yung mga skilled workers? Ang mga skilled workers po natin, ito po ay ang mga karpintero, mason, yan po, mga latero, pintor, no, ang ating mga tubero, ang ating pong mga electrician, at ang iba pa po mga skilled workers na nagtatrabaho sa ating gawaing pangkonstruksyon. So unahin po natin, no, sino-sino po ba ang sumasahod ng mahigit po sa minimum base po sa ating pagpapatrabaho? Sila po ang ating mga skilled workers sa construction. So mostly ang range po ng kanilang sahod ay ng mga skilled workers po natin ay umaabot po ng 600 to 700 per day. So yun po yung ating mga skilled workers, no. So malamang po sa inyo, maraming magsasabi na bakit mataas naman po kung magsi 700 po ang per day ng ating skilled workers na ating ibinibigay. Mga kapatid,
Ang video pong ito ay ibinabahagi ko lamang po based on our own experience. Aming mga project na ginagawa, kung magkano po namin sila binibigyan ng sahod. So lagi nating tatandaan mga kapatid, tayo po sa ating pagpapatrabaho, sa ating construction, tayo po ay nag-i-invest ng ating mga gamit, no? Nag-i-invest po tayo ng mga construction tools. Pero dapat po nating unahing mag-invest mga kapatid ay sa ating manggagawa. So napakalaking bagay po kapag tayo po ay nakapag-invest ng tama sa ating mga manggagawa. Tandaan po natin, nagaano man kalaki ang construction, kung wala po ang husay, kung wala po ang galing, kung wala po ang sipag ng ating mga manggagawa, ay baliwala din po yan. Kahit ano po ang dami ng ating mga tools, kahit ano po ang dami ng ating mga equipment na gagamitin, kung ang ating manggagawa po ay hindi magtatrabaho ng maayos, ay useless din po yan. Kaya yun po ang isa sa dahilan kung bakit nagbibigay po tayo ng medyo mataas po na rate para sa ating manggagawa, para tayo po ay mag-invest sa kanila. So, paalala rin po sa inyo mga kapatid, lalo na po sa mga kapatid po natin na nakasama po natin nagtatrabaho sa construction, no? Kung kayo man po ay nabigyan ng nasabing rate, no, dapat din po nating isipin na kumbaga tayo rin po ba ay may natatapos sa ating trabaho. So, malaking bagay po 'yon, no? Huwag po nating iisipin na basta okay lang po na tayo sumahod, no? Hindi po 'yon, mali po 'yon. Isipin po natin na tayo po ay sumasahod ng tama, sumasahod po ng maayos, sumasahod po tayo ng mataas, marapat lamang po na suklian po natin ito, palitan din po natin sila ng maayos na trabaho. So, ibig pong sabihin, no, dapat po sa araw-araw na ating pagtatrabaho sa construction, isaisip natin ang ating trabaho, isa puso po natin, ituring natin na ang trabaho ay parang trabaho natin sa sarili nating bahay. So, dapat po gawin po natin ang tama, no, iwasan na po yung mga maling kagawian po sa pagtatrabaho. Iwasan na po natin yung mga tinatawag po nating pagbubulakbol. Opo mga kapatid, nauunawaan po natin. Alam po natin na ang trabaho, construction ay mabigat, no? Nakakaranas din po tayo ng pagod. Pero mga kapatid, alam din po natin na ang sahod po natin ay nagbabase po yan doon sa ating magiging accomplishment, no? Isipin po natin, paano po tayo makakasahod, paano po tayo makakasingil, no? Paano po tayo makakapag-collection kung wala po tayong natatapos. Kaya sa amin po, sa aming trabaho, ang trabaho po namin ay dapat po ay give and take lang, no? Sa pagtatrabaho ng construction, dapat po give and take, no? Bibigyan ka ng magandang rate, bibigyan ka ng magandang sahod, pero dapat isipin mo lagi na ang trabaho mo ay maayos, no? Isipin mo dapat ikaw ay nagtatrabaho ng nasa oras, ikaw ay nagtatrabaho ng sapat. Para nang sa ganon, yung atin pong sinasahod ay mababalikan po yun, no? What's not, nakapagpaningil na po tayo sa ating mga boss. Paalala din po sa inyo mga kapatid, kung sa kasalukuyan po kayo po ay hindi pa po makakuha ng ganong klase ng rate, no? Ay wag po tayo magmadali. May tamang panahon po siguro na para magkaroon tayo ng increase sa ating sahod, no? Dapat po nating isipin, wag lang puro sahod ang ating iisipin. Opo, nauunawaan po natin ang bawat isa sa atin ay may mga pangangailangan. Pero dapat po nating isipin na habang tumatagal tayo sa ating pagtatrabaho, sa pagkukonstruksyon, dapat ang trabaho natin ay gumaganda. Dapat po ang trabaho natin, sabihin natin na nag-i-improve, no? Yung tipo ng trabaho na darating ang araw ay pwede rin po natin may pagmalaki sa ating pamilya, may pagmalaki din po natin sa ating kaibigan na ganito po kami magtrabaho bilang isang construction worker. Sa muli po mga kapatid, maraming salamat po. Dalangin ko po na ang video ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin na hanggang sa ngayon ay nag-iisip pa rin kung magkano nga po ba ang sahod ng isang construction workers. Muli po, ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.